Please welcome your host, Luis. Hi guys! Hi guys! Isang napakagandang hapon, kapamilya! Sa gitna ng maraming issue na gumugulo sa ating lahat, mapatraffic, chismis, di maubos na mga kailangan bayaran, kahit ano pa yan na syempre, di maiwasang mawalan tayo ng gana. Syempre lahat kayo, kumapit lang sa amin dahil hindi namin kayo bibitawan, di magsasawang magbigay ng positive good vibes sa inyong lahat. Kaya naman, welcome sa Minute to Win It Ultimate Last Man Standing! Kapamilya, happy Friday sa ating lahat. At syempre, mag-hello tayo sa pinakabagong Ultimate Last Man Standing bago matapos ang araw na to. At eto na, ang magdalaban-laban, tuwagin natin, una sa listahan ng magandang palabana, si Bubbles Bianca Manalo. Susunod, the alluring amor, Ivana Alawi. Hi, Ivana. At syempre, ang kontrabida na direktor ng National Defense Agency na si Renato Hipolito, Filipino international actor Sir John Arcilla. Hi, senyor. Eto susunod, choreographer, dancer, nakipagsabayan sa bakbakan sa ang probinsyano bilang si Mario Mel Feliciano. Ang ultimate last kapamilya standing na pambato ng Binyan Laguna, ang masigasig na traffic enforcer Fresco Gayo Jr. Hi, Puyo Fresco. Nice to see you again. Welcome back. At sila ang maglalaban-laban para sa ultimate last man standing. Ivana, ikaw, kinino ka ba kinakabahan sa mga makakalaban mo? Feeling ko kay Bianca. Anong meron si Bianca? Ang laki niya eh. Wow, malaki, okay? Grabe yun. Ito, Mel. Ako si Bianca rin. Si Bianca rin? Malaki rin. Yes, okay. At talon tayo. Kuya John, kinino ka kinakabahan? Actually, lahat sila magagaling. Alam mo ba na iba-ibang kampo ito? Oo nga. Anong kampo to? Vendetta! Anong kampo yon? Minahan. Ito, Santo Niño. Santo Niño. O, diba? Ako, Palacio. Ito, Taong Bayan. Oh. Kompleto. Magagaling pareho eh. Isipin nyo, dahil sa Minute to Win It, nagsama-sama silang lahat. Tama. Okay, Bianca, kinin mo kinakabahan? Ako kay Ivana. Bakit naman kay Ivana? Kasi 30 minutes siya per game. 30 minutes inaurasan siya at 28 minutes ka na. Ayaw niya lumipat hanggang hindi niya nagagawa. Okay, Ivana, bakit? Papa, syempre, kailangan bumawi, no? Tama. At kay Fresco, kinin mo kinakabahan? Kay Tito John. Kay Sir John, bakit? Matindi kapit na swerte. Matindi kapit, nanalo. Pero siyempre, para mas makilala pa kung ano talaga ang kwento ni Kuya Fresco, panoorin natin to. Ako po si Fresco Gayo, 39 taong gulang, isa pong traffic enforcer sa Binyan, Laguna. Kami po yung nag-aalaga sa daloy ng trapiko. Mulan man o umaraw, patuloy pa rin kami sa aming tungkulin. Pagdating naman sa bahay, may batas na akong sinusunod. Ito ay batas ng aking asawa. Mayroon po akong isang anak, kaya si Kate Francine. Pagkatapos po ng duty ko sa umaga, uuwi naman ako sa bahay para sikasuin yung anak ko. Pakakainin. Tapos, ihahatid sa school. Tuwing linggo naman, pagka wala akong pasok, kaming tatlo po ay pupunta po sa dalawa naming anak na hindi pinalad kung mabuhay dito sa mundong ibabaw. Sakali mang ako'y pala rin dito sa Mini to Win It, unang-una kong gagawin ay mailipat yung dalawa kong anak sa libingan ng mga para sa mga bata po. Kasi nakalibing po ang dalawa kong anak ay dito lang po sa daanan ng sementeryo po. Sana po pala rin ako sa si Kuya Fresco. Si Kuya Fresco ang isa sa mga magiting na traffic enforcer natin na para maayos ang kali natin, sila'y nagbibilad sa araw, sila'y lumalangkap na kung anong usok para makarating kayo sa desisyon nyo ng tamang oras at safe. Pero sabi ko nga, hindi biro ang pinagdaanan ni Kuya Fresco. Kuya Fresco, di ba sabi mo nga tuwing Sunday, meron kayong ginagawa talaga bilang pamilya na hindi talaga pwedeng hindi mangyari. Pwede pa kwento sa lahat, Kuya Fresco. Tuwing Linggo, pagka wala akong pasok, yung anak ko tsaka yung asawa ko, pupunta kami doon sa sementeryo. Dadalawin namin yung dalawa naming anak na yumao na doon lang kami mag-bonding, kakain. Nung nangyari lahat ng yon, Kuya Fresco, sa iyong pamilya, ano yung naging inspirasyon niyo para mingiti ulit yung mga labi ninyo? Kasi hindi biro pinagdaanan niyo. Kailangan na lang talagang tanggapin yung nangyari. Yung talagang hindi para sa amin yung mga bata na dapat ay para sa amin. Well, meron kayo nga dalawang extra angel actually sa ibang pamilya. Yeah. Magkatay, kung pwede mo silang kausapin, ano yung mensaheng bibigay mo sa dalawang anak mo? Nak, tulungan niyo si Papa manalo ng
Isang milyon, ah. Lilipat ko kayo sa... cementeryong talagang doon kayo nararapat. Daanan ng mga tao, doon lang siya, doon lang namin inanong. Sa gilid kasi wala kasi kaming pera na para... doon para sa mga sanggol kasi may mga kanya-kanyang pinto kasi yung mga sanggol. Doon sila dapat. Okay. Kung manalo man ako ngayon, magkano ba yung sanggol nun? Yung, unfortunately, yung sa lugar doon. Tinanggap sa amin noon yung dalawa kong anak, dalawang pangalan na bali, 6,000 po. 6,000? Opo. Dalawa na sila? Dalawa po, magkasama na po sa isang botas po na bali. Ako na bahala doon. Thank you, sir. Gusto ko pag naiisip mo sila, tama kung saan sila namamahinga at karapat-dapat. Okay? Maraming salamat. Ako na bahala doon kay Fresco, mag-uusap tayo, okay? At eto na ang mangyayari. Luis, paano naman kami niyan lalaban? Ayoko na yung ganun. Napainap mo na ako eh! Paano pa yung 30 minutes mong pag-practice, Ivana? Hindi, ganun talaga. Di ba, ganun man talaga sa mga games ng ABS. At least, ginagawa natin, kung magtuloy-tuloy siya, pinaghirapan niya rin. Di ba, ang may uuwi niya. Hindi lang basta-basta abot, ang magagawa niya para sa buhay niya, eh, paghihirapan dahil eto ang minute to win it, last man standing. Ganun talaga ang buhay, di ba? Kaya eto na sa ultimate last man standing, kung sino last makagawa ng challenge or hindi makagawa ng challenge ay matatanggal sa kompetisyon. Maiiba tayo ng konti. Last two players magkakaroon ng head-to-head challenge, race to 2 points. Sino una maka 2 points? Ang magiging ultimate last man standing, walang 50 mil pero meron namang 75,000 pesos. At syempre maglalaro para sa 1 million pesos. Kaya naman, eto na. Let's start. Take a look, Tamar. Splitter. Sa challenge na ito, isa-isang ibabato ng contestant ang CD sa hangin at kailangan makapagpa-shoot ng CDs sa loob ng basurahan sa kabilang dulo ng stage. Ang huling makakagawa ng challenge ang ma-eliminate. Para malinaw, 5 CD ang kailangan mailagay sa nag-aantay na basket. Okay? 5 sa splitter. Good luck. The game begins in 3, 2, 1. Go! Isa, Sir John. Bianca, isa. Ivana, isa. Tito Mel, isa. Sir John, tatlo. Fresco, dalawa. Bianca, dalawa. Kuya Fresco! Sir John, tapos. Tito Mel versus Bianca. Oh my God! Last one. Bianca! Mel, your game is over. Gusto ko si Tito Mel. Gusto ko yung cambio mo sa huli. Oh. Pagkagawa, sabi mo. Tinigta ko. May ganun ka pa. Tinigta ko pa si Bianca. Oh. Tito Mel Feliciano, thank you very much, Mario, sa pagsali sa Minute to Win It. Bago tayo magpaalam, may tanong ako sa inyong lahat muna. Sa inyong lahat. Ikaw muna, Ivana. Anong pakiramdam to be part of Provinciano? Nakaka-pressure ba? Sobra. Actually, ito yung first project ko na... May role talaga. So, pinaghandaan ko. Tsaka maganda yung papel eh. Malanding ano eh. Ikaw, Tito Mel, nung nalaman mo magiging parte ka ng Ang Provinciano? Siyempre, bago sa akin. Unang-una, magaling yung director ko, si Coco Martin Mahusay siya. Inaano niya ako, tinutulungan niya ako. Kasi alam niya na dancer ako. Oo. So, ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung naging asawa ko. Para sa akakala man lahat, sino ba naging asawa mo doon, Tito Mel? Si Whitney. Doon siya yung pressure. Doon ka na pressure. Pressure ako pag... Kamusta? Nung nalaman mo, sino ba magiging asawa ko dito, direct? Si Whitney. Si Whitney. Tapos, pag yung madilim na, ilan mo problema na? Kasi nagtatabi na kami, di ba? Meron sa Provinciano yung pag bago ko pumasok ng kwarto, papatayin ko muna lahat ng ilaw para pagpasok, hindi ko na makikita yung mukha. Hugis na lang. So yun na nakaka-pressure. Pressure yun. Ikaw, Sir John, yung role mo kasi tumatak. Well, honestly speaking, yung totoo, hindi na ako masyado na-pressure kasi alam mo, nakatatak na kasi yung Provinciano dun sa isip ng mga nanonood, no, na mamamayang Pilipinas. So thank you so much sa lahat ng tumatangkilik sa Provinciano. Si Bianca na, yung karakter mo, maraming pinagdaanan. Di ba si Bubbles? Mula Juanita Banana, tapos Bubbles. Oh, nang pakiramdam. Grabe, tapo tayo Juanita Banana.
Hindi, kasi si Bubbles from Dancer, tapos nakuha siya ng Vendetta. So, from patwitams na gummy bear with John Prats, umiiyak naman siya ngayon with Jong. So, parang ang dami niya talaga pinagdaanan. Kaya naman, ibig sabihin lahat kayo ay sobrang effective sa ginagawa niyo. So, hindi lang sa mga nandito, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Amprovinciano. Maraming salamat. Pwede ka lang po. Palapakan natin Tito Mel Feliciano, All Minute to Win It. Kaya eto na, Tito Mel, may 50,000. Good luck sa inyo. Tutuloy na natin. Super. Shake City City Dancer.